ng atensyon. So sa kasalukuyan ay nagtuturo ka, di ba? Ano na yung school mo? Okay lang, okay lang. Sige. Sorry po. Pero alam ko po kilala ninyo. Kilala niyo po ako personally. So may aral sa itong ginawa mong to? Sobra po. Sobra. Na-depress na po. Okay. Ronel, maliwanag naman na ang pag-amin mo from your heart. So, we will do our best na i-extend ang pag-intindi sa'yo. Alright? National security ang kinahinatnan nito. Siguridad ito ng ating bansa sapagkat kung pinatay ang ating presidente, what will happen to our country? Klaro ko lang po sa ako nakuha yung 50 million. Yes. Para po maging iwang kukwela, pero mali po talaga yung gusto. Kinabatan po po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa makaka pag ano ng vaccine. Kaya sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million pesos ang kanyang bibigay sa mga kapag mga paggawa ng vaccine contra COVID. Meron pa atang sinasabi na he will make it 100 million. Ay, wala po. And then I mean the President, I think. Parang ganon. Pero ang narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at ginawa mong sangkalan ito para lang mapansin ka. Pero yun po, pinaharong po. Pinakamaliginawa ko po. Okay. Thank you. So itong mensahe mong ito, Ronel, ay mula sa iyong puso. Hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. Alright. Saksi ang mga magulang mo sa mensahe mong ito at kaming dalawa ni Sir Jerry na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang investigasyon mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ronel. Si Ronel Mas, yung gumamit ng Twitter account na @RonPrince.